Para naman sa Archangel, we have Jay as the Minotaur, Rio as the Kagura, Lusty para sa Cho, Kiluash para sa Leomord, at Jeff Cutie Forever para sa Claude. Manalo matalo, cute pattern talaga si Jeff. Walang magagawa. Na, wala tayong magagawa. Nasa dyan. Pangalan na niya, hindi na natin matatanggal hindi yan. Hindi na natin matatanggal yan. Kiel, medyo kinapos, mga kaibigan, yung ano, Deadly Poison Stingers. Mm-hmm, pero, may nakuha po siyang gold, no? We are going to have a pause. Early pause. Okay. Pero so far, wala tayong nakitang ano, no? Early invade ng mga jungle. Everyone's just minding their own business. And yun, kanya-kanyang buff lang din sila. Walang aggressive play pa. And most probably, makikita natin yung aggressive play pag ganito yung situation pa lang sa early game time after may mag-level 4. I like the Kagura pick coming out from Archangel dito kasi pwede niya itong parang gawin na pwede niya itong gawin parang assassin. Mm-hmm. They can just burst down someone na hindi siya napansin dito sa side na no limit. Isipin mo, Hellcurt, Kiel, si Hellcurt, si Gushion, pati si Sky. Mm-hmm. Kapag ka nahuli ka na isang mabilis yan, literal na kaya kang i-burst down ng alam isang mo, Kagura. With the Lunox getting banned kasi, for me ah, ang secondary pick mo na pwede is Kagura. Mm-hmm. Pareho silang mage na, anta, of course the range is there, and of course the survivability and mobility is there as well. Ang bilis makatakas. Oh, pero si Kiel dito medyo sabi niya, sige kunin yung Crab Queen sa taas, akin na dito yung ano, akin na yung mid nyo. Ayan, tamang ano muna dito habang nagro-rotate yung, I think it was the Gushion na kanina nasa middle lane, so magpapalit muna sila. It's a good move coming out from them, pero Sky dito trying to go in for that Crab Coin, makukuha nila dito. Sky, on the other hand, is just gonna run away. Ayan na nila yan, Nagka-cut lang talaga sila dito. It's the power of the Gushion and the Kaya with the ring of order. Ayun, na-silence dito si Kiluash. And Kiluash won't get that hit then. Pero ito, Rafflesia, naku, papasok sana. Pero gagamitin niya muna ang second skill niya just to get, you know, the minion waves dun sa bandang baba ng mapa natin. Pero sila Sky dito. They are gonna go for the invade. May nahula sila dito. Kiluash getting caught out. And here comes the burst out for the side of No Limit. And Kagura will go down at the hands of Rafflesia as well. Sweet. And that is going to be two kills going to the side of No Limit and possibly Turtle kung hindi sasagot dito ang side mukhang ng Archangel. Mukhang walang sasagot dito para sa side ng Archangel. So far, ang ganda ng rotation na at this 2-minute game time ng No Limit. And nakita natin yung power ng Rafflesia doon. I wanna take a look at the itemization of Rafflesia. Like, I wonder if naka-chamba last hit lang ba siya doon or talagang nagbe-build siya ng itemization na, I mean, semi-tank or something. But we'll just have to see. Pwede kasing gawin nila yun eh. Like, dahil parang experiment week pa to para sa Kufra, they could actually potentially do that. But anyway. Pero alam mo naman, feeling ko pinapractice nila to eh. Like, I'm not really saying na pumasok sila dito ng blind lang. Pero ito yung pinakauna niya sa pro scene. Pero the burst down coming in from that Gushion. Nahuli si Jeff dito. Pero right now, here comes the knock-ups. Everything in between. Kagura dito will take down Hellcurt. Nag-aabol sila dito. Rafflesia. Masyado sila mabilis. Oy, masyado mabilis. Grabe yung sprint dito ni Rafflesia. Nakita ko na kung bakit siya gumamit ng sprint dito, no? Instead of the flicker, pero teka lang, bakbakan muna dito. Blasty will have to back away. Very low. Kamuntika na rin dito. Matira ni Rio. But sa bandang taas, Kiluash mamamatay sa kamay ni Guinevere. At yun na nga, sprint. Nakita natin yung sprint na ginagamit dito ng Kufra. Pang engage in or out. A while ago, we saw na ginamit niya, I think, during the time na nag-second skill siya, yung bola. And pantakas na rin at the same time. So, ano kasi, importante yan na, of course, kapag nag-transform na siya sa bola, everyone will try to back away doon sa area na yun para hindi sila manak up. And with him na gamit-gamit yung sprint, kaya niyang habulin yung mga tumatry na tumakas. Okay, pero si Hellcurt doon, Dark Knight Falls, he will get away. Pero may isang hindi makakatakbo dito for the side of Archangel. It's going to be the Minotaur and that is two kills for their side. Inaabusan ng No Limit ngayon yung capability nila.
in terms of getting kills, just because of the Claude, Rafflesia using that ball to get in and out, just damage kay Luwash, pero Sky, kamunti ka na doon. Ito yung nakikita natin na power ng Kufra ngayon. Ha? At the same time, No Limit will take tier 1 turret on the top lane of Archangel. This time, kailangan humanap ng sagot ng Archangel kasi tignan mo yung kill lead ng No Limit ngayon. Nag-snowball na dito si JP on the Gaussian as well as itong si Kiel VJ. Kahit puro assist yan, it gives them the items as well. And ganun din yung knock-up na pinoprovide nitong si Sky as well as Rafflesia. Okay, so JP dito will just go in and out. Uy! Swabe naman yung galaw pero nag-reset yung turtle doon. Well, Archangel, they still have a chance to get back at this. Kailangan lang naman talaga nilang, alam mo yon, makuha yung mga important objectives like the turtle, pero they're not really trying to secure this, and turtle will go to that Guinevere, and this is going to be hard for the side of Archangel. No Limit, just looking at how they play this Kofra, the pick off potential na meron sila ay napakataas. And pagpatuloy na lang nila ito, and this might be a win for them. Parang this time na papabayaan ng Archangel na nakaka-rotate yung No Limits sa mga areas kung saan nandun ang objective. In particular, itong turtle nga. And alam mo yun, napapabayaan eh, naka-snowballs. Uy, teka lang, may nahila dito, Divine Judgment coming up from that Kaya Patay, ang Minotaur sa bandang gitna. Looks like they're gonna push this over. Tier 1 turret will go down onto the side of Archangel. At yun na nga, sa top lane though, mapapansin natin Jeff Curie Forever as well as Lusty trying to clear that wave. Pero dahil alam nilang wala na sa bandang gitna ng mapa ang No Limit, they will teleport back papunta sa base. Di naabutan, nakapag-teleport pa. Pero may ginagawa nila, kinukuyog talaga nila eh. As in, kapag ka nakita kanila sa mapa, hindi pwedeng wala silang bawi sa'yo. Oo. Ganun yung nilalaro ng No Limit dito. Yun lang. Alam mo yung tatry na sana kumuha ng objective ng Archangel sa bandang taas, hindi talaga hinayaan ng No Limit. Kailangan nila maka-comeback dito sa second round ng best of three match na to. Pero kahit papano, in terms of scaling dito, I do think No Limit is well, is ahead of Archangel, kasi kung titignan mo yung net worth lead natin ngayon, it's going to be 7k versus that 7k net worth lead na meron dito, No Limit against that 12 or 13k gold coming out from Archangel. Kiel dito, mahuli ata. Pero dalawa yan, hindi ka na magsusurvive dyan. And I think anytime soon, mapupush na rin ang tier 1 at, ang tier 2 turret sa top lane at bottom lane ng Archangel. They're denying this buff as well. Naku, nauubusan na ng resources ang Archangel dito to make their way to come back in terms of farm. Okay, Lusty, catching out someone. JP dito, nahuli. Will there be a follow-up? Yes, there will. Kagura dito will get that kill on JP. And JP, being this tempo setter and having that kill streak, iba yung presence dito na meron yung Kagura. And right now, this is going to be very important. This is a 5v4. Archangel, they have the advantage. You can just go in and out. Rafflesia dito. The retribution. Wow, Kagura. Ang bakbakan dito, everyone's just backing away para sa side ng No Limit. Double kill mapupunta para kay Luwash na gamit-gamit yung Leomord na yan. Ako, ito na ba ang comeback nila as they try to push the middle lane. Tier 1 turret will go down sa bandang gitna dito ng No Limit. At yun na nga, they will try to push another turret dito sa middle lane. And ayun, tamang ano lang muna. Wala, poke lang muna dito si MM. Tatry niya maka-divine judgment, but unfortunately, wala. Naka-front yung Minotaur. Hindi siya makakakuha ng divine judgment doon. Okay, proactive na sa map Archangel dito. They won one team fight. Then after that, they go for two straight turrets dito. Probably trying to go for a third one dun sa may taas, dun sa tier 1 turret na meron sila dito sa side ng No Limit. Pero masyado nang madaming papunta sa kanya. He can't really afford na, alam mo yon, subukan pa. And we'll just have to check. The first lord of the game is gonna go up anytime soon. Medyo nakakabawi-bawi na. Pero 4K pa yan ang kailangan habulin ng Archangel dito. But in terms of team fight, nakikita mo yung capability nila dito eh. Magpipick off lang sila ng isang member from No Limit. And kung alam nila na meron ng disadvantage yung No Limit dito, kapag apat na lamang sila. Teka lang, minuhuan Fury from that Minotaur. Nahuli si MM na mag-isa doon. Kaya naman tinake advantage na nila. So knowing that, apat na miyembro na lang ang No Limit ang natitira dito. They can go aggressive as they want. But of course, hiwa-hiwalay ang No Limit at the moment trying to clear off the waves. Ganyan na lang muna. They are overestimating dito yung kanilang invade prowess as of now for the side of No Limit. Nakita mo si Kaya
nandun siya sa side ng kalaban, mag-isa lang siya. He is underestimating his enemies and at the same time overestimating yung ability niya para makatakas doon. And not seeing anyone in the map, that is not really the best move na magagawa mo. Ganun na nga. And however though, No Limit has an advantage of contesting this area, pero dahil buhay ang lahat ng miyembro ng Arkangel, they will try to not allow No Limit nakuhain na lang basta-basta. Yan, teamfight ongoing, Rio going solo pero makaka-back away pa. Nako, na Divine Judgment si Kilowash dito, patay ang Leomard para sa side ng Arkangel. Nako, teka lang. Ang ganda ng ginawa doon ni Rafflesias, dinan niya lahat. Tinama niya sa pader, pero laban pa rin dito yung Arkangel, mga kaibigan. Tuloy-tuloy ng laban dito. MM trying to back away. Teka lang, may flicker na available, kaya naman makakasurvive pa. Pero si JP, mukhang may hinahanap na tamang target dito. Lasty daw nakaabang. Mukhang hindi niya hahayaan na merong mahuli sa backline ng Arkangel. Claude will still be safe. At ito na nga ang tamang timing for Arkangel to go for that level 1 Lord ng ating laro. Nag-flicker sa kawalan, mga kaibigan, si Lasty. Tinatakot niya yung Tinatakot niya, pero sabi ni JP dito, oh, basado kita, pero JP dito, will try to go for a steal, will he try to go for the poke, will he try to go for a kill on the side of Arkangel, and this is going to be the problem. Rafflesia dito with the knockup, pero Kagura will get the kill on that Rafflesia Kofra. Kaya will go down at the hands of Jeff Cutie Forever, and JP, nahuli ni Lusty dito, the knockup is there, kill, mga kaibigan. Hindi natutuloy. Nakuha na nila yung Lord. Okay na yon. Hintay na lang nila ang ibang miyembro ng Arkangel na makabalik. Pero teka lang, nahuli mag-isa si Kilowash na naman. Kanina yung huling teamfight, ha? Si Kilowash na naman yung nahuli dito. The Leomard, I guess, was way overextending. Pero okay lang yan, I guess, kasi nakapush naman, na-divert naman yung attention nila doon kung nasaan yung Leomard, allowing itong si Claude as well as the Minotaur to push the bottom lane, at the rest of the members sasamahan muna ang Lord sa bandang gitna to push, at I guess the Kagura will go for a clean up muna sa bandang taas. And Sky, Kiel, everyone dito from the side of No Limit, what happened to their lead? Hawak nila tong game na to kanina. Hawak talaga nila sa, kumbaga yan yung literal na hawak mo na sa kwelyo. Nakalaban pa sa'yo. 10-10, yan ang kill score natin. At 31k, lamang na nga yung Arkangel this time. Yeah. And siguro ito lang yung disadvantage. Ang the Kufra, I don't know, is it the Kufra hiding in the bushes at the moment but will then use his first kill para lang tumakas. They won't go for a team fight. Kasama nila ang Lord. Kumbaga, this is 5v6 in case. Or 4v6 kasi nasa baba yung Helcurt. Hindi nila kasama. Alam mo, Madam Kaysaya, medyo nasa alanganin yung No Limit dito, just seeing their lineup ngayon. Early game oriented to eh. Early game, tama ka dyan. Oh, Helcurt, Rafflesia, Gushon. On the Kufra, makikita natin medyo mahina late game. Parang hindi, ano eh. I mean, well, hindi, sa ngayon ah, sa nakikita natin well, sa laro. Well, ako naman, nakikita ko naman sa kanya. Ang ganda ng mga setup na ginawa niya. Kanina, ang ganda nung isang ano niya eh, setup niya, yung pagkatulak niya lahat sa pader. Correct. Talaga na-stun niya yung lahat. Pero the follow-up, talaga, from the side of No Limit, medyo hindi na kaya just because nakapag-scale up na din dito yung side ng Arkangel. Lalo na, may marksman ang Arkangel dito. Marksman pa rin dito. Eh. Wala silang Belleric dito. They don't really have the knock-up. Kasi kung iisipin mo, Madam M, Madam Kaysaya pala. Andali kasi sabihin ng M eh, sorry. O Kai. Yeah, Kai. O Kai, Madam Kai. Si Rafflesia dito, kapag ka nakita ni Jeff Cutie Forever, ay, tumalun na siya. Hindi niya naman nanakap. Wala nang bibigil sa akin. Yung Divine Judgment na lang. Ayun, ikot na siya. Kumbaga, tama ka dyan. And nakikita natin si Lasty, ang gandang protect na binibigay kay Claude. At yun ang AJ dito, going solo. Minowan Fury din naman ang ginamit niya agad-agad. Nakasurvive pa siya. Blazing to it, to. Pasok in and out. Naubos ang No Limit dito. Jeff Cutie Forever. Grabe. Looks like this is it. Pansit 2-0 score. Mag-e-end ang laban between No Limit versus Arkangel. Congratulations to Arkangel team. 2-0. No Limit had the lead for quite a time there. Pero sabi ng Arkangel dito,